Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ipinagdiriwang natin ang Epipania o pagpapakita ng Panginoon sa lahat ng mga bansa. Ang pagsilang ni Jesus ay hindi lamang para sa Israel, kung hindi para sa buong sanlibutan na kinakatawan ng mga pantas o ng tatlong mago. Magturo nawa ang pagdiriwang na ito sa atin na tanggapin ang lahat ng tao bilang mga kapatid natin sa iisang Ama. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Panginoong Hesukristo, hugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa
Sabihin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo aming kahilingan. Ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama, maawa ka sa pagkat ikaw lamang ang banal at ang pataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan na Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, sampu na mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo, yaong haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan,
o Diyos siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matwid sa kanya kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang karian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob din, taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahirap. Sa ganito mga tao, siya'y lubhang nahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyo, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinihayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga Hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kita, kaya kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon.
nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kaniyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilina ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako ay makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamaniyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Batiin po muna natin ang ating katabi ng magandang hapon. Sa atin pong mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay atin pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon, o sa wikang Ingles, Epiphany, which means appearance or manifestation. Sa ating wika, nangangahulugang pagpapakita o pagpapahayag. Sa ating tradisyon at kultura, kilalang kilal ito sa tawag na Three Kings. Kaya ito naman po ang pinakabuod ng ating ebanghelyo sa araw na ito, na kung saan ang tatlong pantas ay inutusan ni Haring Herodes upang magtungo sa Bethlehem. At pansinin po ninyo, may dalawang mahalagang pagtatagpo na naganap. Ang unang pakikipagtagpo ay ang pagtatagpo
nagtatagpo ng tatlong pantas at si Haring Herodes. Ngunit kung mapapansin ninyo, ang taglay ni Haring Herodes hindi kapayapaan kung hindi isang masamang balak laban kay Jesus. Ang mga salita niya ay pananalita ng pagkainggit at pagkapuot, mga masasamang paghahangad at pagkamuhi laban sa batang si Jesus. Subalit pansinin ninyo ang malaking pagkakaiba noong nakita, natagpuan at nagtagpo ang tatlong hari at nakita nila ang batang si Jesus. Una, nagbago ang kanilang buhay. Uulitin ko po, sa pagkakakita ng tatlong pantas sa batang Jesus, nagbago agad ang kanilang buhay. Sila po ay tinatawag na hari. Ibig sabihin, sa kanilang nasasakupan, sila ay tinitingala at maraming tao at maraming alipin ang nasa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Subalit, kung mapapansin ninyo, ang tatlong haring ito nagpatira pa at sumamba sa tunay na hari. At ang tunay na haring ito, walang iba kundi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Si Jesus Nazareno ang namumukod tangi at nag-iisang hari ng buong sangkalupuan ng langit at lupa. Kaya pwede bang palakpakan ng malakas ang tunay nating hari? Si Jesus Nazareno. At pansinin ninyo ito, sa sobrang kagalakan ng tatlong hari, ibinahagi agad nila ang daladala nilang ginto, mira, at kamanyang. When the Magi encountered the baby Jesus, their hearts were touched and their spirits were moved. That means an encounter with the Lord Jesus is an encounter that deepens our values and essence. Nangangahulugan rin ito na ipinakita at ipinahayag ni Jesus na siya ang tunay na hari at tagapagligtas ng sanlibutan. Hindi lamang hari ng mga Hudyo, kung hindi hari ng lahat ng tao sa buong mundo. Ito nga yung pinatotohanan sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Sinabi dito, sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil na walang mga pananampalataya ay may bahagi na rin sa pagpapala mula sa Diyos. Bahagi na rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Jesus Nazareno. Napakaganda po ng ating ebanghelyo sa araw na ito dahil akmang-akma ito sa ating tema para sa Nazareno 2024. Ibig po naming makita si Jesus. Nakita ng tatlong hari ang tunay na hari at sa pagkakakita nila kay Jesus Nazareno, natagpuan nila ang tunay na liwanag. Nasumpungan nila ang tunay na kayamanan. Nabatid nila kung ano ang tunay na mahalaga sa kanilang buhay. At yan ay walang iba kung hindi ang presensya ng Diyos
sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, kung mapapansin ninyo, pagkatapos makita ng tatlong hari si Jesus, nagliwanag ang kanilang buhay. Dapat pabalik sila kay Herodes, ngunit sa pamamagitan ng panaginip, nalihis ang kanilang landas, tanda ng kanilang pagbabago at tanda ng liwanag na nakamta nila sa kanilang buhay. Ito ang paanyaya sa bawat isa sa atin. Kung masumpungan, makita at matagpuan na natin si Jesus Nazareno sa ating buhay. Nawa ang bawat isa sa atin magsilbi ding liwanag sa gitna ng kadiliman. Ayon nga sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, bumangon ka Jerusalem at magliwanag na tulad ng araw, nililiwanagan ka na ng kaningningan ng ating Panginoon. Mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy po natin ng ating banal na Eukaristiya, muli nating pag-alabin sa ating mga puso ang hangarin natin na matagpuan at masumpungan si Jesus Nazareno habang tayo ay nakikibahagi sa kanyang iisang katawan at iisang dugo. Sundin natin ang liwanag ni Kristo na siyang ating tiyak na pag-asa at ang tunay na katiyakan ng hinahanap ng ating mga pusong naliligaw. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na matagpuan natin si Jesus sa bawat yugto ng ating buhay at maibahagi siya sa lahat ng dako ng daigdig, sa bawat panalangin, buong pananalig nating sabihin, Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang Katoliko, gabayan nawa niya ang kanyang mga anak at maihatid ang lahat sa liwanag ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, akayin nawa nila ang lahat ng tao sa paghahari mo, O Diyos, sa kabila ng pagkakaiba-iba ng lahi at kultura. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin.
para sa mga nakalugmok sa pagkakasala at kawalan ng pag-asa, makita nawa nila ang ilaw ng kaligtasan at mamuhay sa taglay nitong liwanag. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, makita nawa nila, O Diyos, naming mapagmahal sa mga mabubuti nilang gawa upang mabuhay silang taglay ang liwanag ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa usapang ekonomikal, naway hindi maging balakid ang mga pagkakamali ng bawat isa sa nakalipas, tungo sa higit na paggalang sa pagkakaiba ng pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng liwanag, gabayan mo ang aming paglalakbay sa liwanag ng iyong anak upang makapiling ka namin sa iyong kaluwalhatian, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ako ay isang batang pastor na patungo sa Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi naginto, mira at insenso ang tinataglay, kung hindi ang inilalahat, inihahain at pinagsasaluhan ay si Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong ipinapakita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw ay hindi na naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang hindi nagmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos,
sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa kaitaasan. Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank God.
paalala sa inyo ng Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang pag-ibig sa iyo at ang aming puso. Sa pagmamahal ay sa'yin mo upang maging katulad ng sa'yo. Alam mo din, mga Christmas tree, mga tahanay nag-iwang muli. Ngunit mayroon bang isang sagsaban saan naroon si Kristong dahilan ng Pasko? Panginoon, maligayang pag-ibig sa'yo handog. Announcement. Ipinagbibigay alam po sa lahat ang schedule ng mga misa sa darating na January 8 and 9 ay ang mga sumusunod. January 8, 2024, Lunes mag-uumpisa ang mga misa
Piyesta Misa sa ganap na ikatatlo ng hapon hanggang ikalabing isa ng gabi. January 9, 2024, Martes sa ganap na ikalabing dalawa ng hating gabi hanggang sa ikalabing isa ng gabi. Ang mga Misa Mayor ay sa January 9 sa ganap na ikalabing dalawa ng hating gabi sa Luneta Grandstand at ito po ay pamumunuan ng kanyang kabunyiang Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa gawaing ito. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,005 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Manatili lamang muna tayo sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago ko po igawat ang huling pagbabasbas, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hinihiling po namin na samahan ninyo kami sa aming mga panalangin upang tayo'y magkaroon ng isang banal, ligtas at maayos na Nazareno 2024. Ipakita po natin na ang ating tunay na butdibosyon ay hahantong sa tamang traslasyon at tunay na misyon. Ngayon pa lamang ang aming malawakang panawagan, ipinagbabawal po ang pagsampa. So kung mayroon po kayong mga kapatid o kamag-anak na darating mula sa ibang panig ng Pilipinas or outside Metro Manila, pakisabi, hindi po papayagan ang pagsampa. Ngunit ang pagpahit ng panyo ay tuloy-tuloy pa rin. Bakit po ito ipinagbabawal? Unang-una, sapagkat ito ay hindi ligtas. Ikalawa, ang tema po natin sa taong ito ay ibig po naming makita si Jesus. Kung walang nakasampa, tiyak yon, makikita ng lahat si Jesus Nazareno, malayo ka man o malapit, sapagkat naniniwala tayo na iisa lang ang dapat na bida, iisa lang ang dapat na hari, at iisa lamang ang dapat mamayagpag. At yan ay walang iba kung hindi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.